Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Congressman Acop at Suarez na sindak kay Atty. Topacio, National Chairman na kailam na sa issue ng SMNI. Mali din pala ang ginawa ni Congressman Acop at Congressman Suarez sa pananakot kay Jeffrey Celis. Mga ilang netizen din na humahanga kay Congressman Acop ay tila ba nawala na rin ang bilib sa kanya at sobrang nadismaya. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Magandang araw mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi na wala ang paghanga ko kay Congressman Acop. Akala ko ay para sa tama lang ang kanyang pinaggagawa. Pansariling interes din pala ang hangad. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi na wala ang paghanga ko kay Congressman Acop. Akala ko ay para sa tama lang ang kanyang pinaggagawa. Pansariling interes din. Sabi din ng isang netizen, kagustuhan kasi ni Tambaloslos kaya ganern. Sumusunod lang sila, baka mawalan ng wawart. Hehehehe. Nagkakaisa kasi ang mga tulisan pagka may gusto silang birahin. Sabi din ng isang netizen, kagustuhan kasi ni Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi na wala ang paghanga ko kay Congressman Acop. Akala ko ay para sa tama lang ang kanyang pinaggagawa. Pansariling interes din pala ang hangad. Ang isyong ang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi na wala ang paghanga ko kay Congressman Acop. Akala ko ay para sa tama lang ang kanyang pinaggagawa. Pansariling interes din. Oh, yun ang problema. Pag naging monolithic yung isang chamber, ay wala nang pipiyok dyan. Alam niyo po itong issue na ito, it concerns all members of the media, lalo na po yung mga naandito ngayon. Ano? Kung tayo po sa media, nagtatanong lamang sa mga opisyalis ng ating pamahalaan kung saan napupunta po yung pera. At kung tayo ay nagtatanong, papatawag agad yung network o kaya tayo mismo ay papatawag. Abay, ano ng klaseng gobyerno to kung ganyan po ang sitwasyon. But anyway, ito naman ay pag-uusapan natin ngayon at kami po sa Citizens Crime Watch, we are supporting all members of the media, ano, yung ating pong mga kasamahan sa media na tayo naman ay nagtatrabaho lamang. Ginagawa po natin yung ating trabaho bilang tayo ay nasa fourth state. Aside from being the national chairman of the Citizens Crime Watch, ako din po ay abogado ni Pastor Apollo Ibuloy. So, yes, alam naman yan, alam naman ng lahat yan. Ngunit I'm here in my capacity as national chairman together with our president, si Jigs Magbantay, because of our concern regarding what is happening in the halls of the House of Representatives right now. Habagkat, kalo-launch lang namin ng kilusan kontra korupsyon last November 25 sa Valle Verde, yung national convention namin ng Citizens Crime Watch, attended by representatives of Rafi Tulfo, kung saan lumagda kami ng isang memorandum of agreement for corruption. Nandun yung representative ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, para rin sa krimen. At nandun yung representative ni Sara Duterte, nandun din ang chairman ng National Youth Commission, si Yusek Ronald Cardema, at ang tema nga ay how to stamp out crime and corruption in government. At hindi na po ako magsasalita rito, hindi ako magbibigay ng opinion, ibibigay ko po sa inyo opinion ng ating Supreme Court tungkol sa freedom of expression. Why? There should be free media in any democratic society. Sabi ng Supreme Court, again, hindi ako nagsabi nito, Supreme Court.
The major purpose of the constitutional guarantees of freedom of speech and of the press is to protect the free discussion of governmental affairs, as well as to encourage and nurture uninhibited, robust, and wide open self-expression, particularly in matters of governing importance. Ang media po, alam naman natin lahat, is a check on all governmental powers, executive, judicial, and legislative. Okay. Yan o. Ito pa ang sabi ng Supreme Court, ha? Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves excesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and unjust accusation. The wound may be assuaged by the balm of clean conscience. A public official must not be too thin-skinned with reference to comments upon his official acts. Supreme Court na nagsabi, okay, baka sinasabi lang, disinformation, puno, ha? Mali. Okay, eto rin ang sabi ng Supreme Court. And we all know that under our system of laws, pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. So batas po ito. Kaya makinig sana yung mga mambabatas. Errors or misstatements are inevitable in any scheme of truly free expression and debate. Consistent with good faith and reasonable care, the press should not be held to account to a point of suppression for honest mistakes or imperfections in the choice of language. There must be some room for misstatement of fact as well as for misjudgment. Only by giving them leeway can they courageously and effectively function as critical agencies in our democracy. Ngayon po, ano nangyari? Ah, maraming disinformation talaga, lalo na dito sa digital age. Yung kay Maria Ressa, di ba, kaya nga na-demanda. Disinformation. May sinabi siyang informasyon na si Willie Kay, smuggler, kidnapper, mamamatay tao, hindi totoo yun, di convicted. May remedyo po kung talagang disinformation. Ang dami po nga disinformation. Ngunit, ang kinakataka lang natin, meron na ba tayong batas na lese majeste? Alam niyo yung lese majeste? Sa Thailand, meron noon. Sa Thailand. Pag-i-explain. Meron pong batas, pati sa England, kaya lang hindi na ginagamit. Marami. Etong lese majeste ay batas lamang doon sa mga monarchy, kahit constitutional monarchy, na pag pinulaan mo yung hari, o yung pamilya ng hari, it is a criminal offense. Yan na po ang nangyayari ngayon. Pagka pinulaan mo ang speaker, criminal offense na yata eh, ha? Kasi speaker lang eh. Marami nang pinupulaan. Pinupulaan si BBM. Wala namang ginagawa si BBM. Pinupulaan si Sara. Wala namang ginagawa si Sara. Pero, pagka speaker, ha, ang sinaltik mo, ha, he will use all the powers of the House of Representatives para ipitin ka. Ito katulad nito, ha? Alam nyo, ang natatawa lang ako rito, nasaan yung mga boses na nung na-convict si Maria Ressa? Freedom of expression sinisikil nung hindi na rin yung franchise ng ABS-CBN. Nasaan yung mga boses na yan? Porket SMNI? Ha? Porket si Speaker ang tinira? Walang nagsasalita? Nasaan yung mga maiingay na yung mga leftist doon, sina Lagman, sina Franz Castro? Ayun, binigyan pa ng litrato ng portrait si Speaker. Anong kasipsipan yan? Alam nyo, kung disinformation man yan, di ba noon nagkaroon ng yung kay Thinking Pinoy. Pero hindi po Committee on Franchise, pananakot po yan eh. Nakakansilahin mo yung prangkisa. Ah, nakare-renew lang. Ah, bakit hindi sa Committee on Public Information? Maraming pwedeng gawin. Pwede kang magdemanda. Demanda mo. Si Jeffrey, si ka Jeffrey Celis, di ba? O, demanda mo si Badoy. Eh bakit Legislative Investigation Committee on Franchise? Gigisahin niyo yung mga tao. And he will try to get them to reveal their sources. Sagrado po yung rule na yan sa ating media. I'm also part of the working media. I'm a member of the National Press Club.
Bakit walang outrage? Ha? Papareveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Ito po ang nakakatakot dito. Plus, ito, last na po, before I get your questions. Diba, lais lagi ng gobyernong ito. Rules-based. International law. Eh, yung ginagawa nila na yan ay labag doon sa International Convention on Political and Civil Rights ng UN na signatory ang Pilipinas. Signatory approved ng ating Kongreso itong covenant na to. At kailangan natin panindigan ito because under the Doctrine of Incorporation, ang mga treaties na inaprubahan ng ating legislatura at nilagdaan ng Pangulo become part of the law of the land. At ito po yung mga articles na ito, ha? Valid and effective yan. Bakit gusto nila rules-based? Bakit gusto nila international law? Ibabalik yung ICC. Eh bakit yung na umalis na tayo sa treaty na yon? Ha? Eh itong treaty na effective pa. Ha? Niyuyura ka nila. Ito, yung covenant, international covenant on civil and political rights at saka yung optional protocol sa covenant na aprobado ng ating legislatura, ang legislatura mismo ang yumuyura. Ano yung kasama doon sa civil and political rights? Freedom of expression, freedom of the press. Ayun ang nananakot sila ng press. Parang sinasabi nila, hindi nyo pwede pulaan ng speaker, kundi imbestigahan namin kayo. That cannot be good for democracy. Kaya, nababahala po kami at dapat po lahat tayong sa media ay mabahala. Dahil ngayon, SMA na yan, bukas, baka tayo na. Sabi nga ni Justice William Douglas of the U.S. Supreme Court, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. So sana, yung mga mambabatas natin, ha mahimasmasan sila at wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng kamara. Hindi pwedeng i-criticize. Ganun ang ganyang magiging reaction. Ha? He will sick his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Ha? Okay na nga yung mag-ikot siya sa palengke at maghahawak siya ng itlog niya. Itlog, di ba? May little hato siya, may hawak-hawak siya, dalawang itlog. Okay na sana yun eh. O, pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Mal Rojas, wala tayong magagawa. Pero para sikilin ang press freedom, that's too much already. And I think we should all unite. This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about Ka Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Salamat po. Thank you very much to Attorney Ferdy Topacio for your opening statement and to Mr. Jigs Magpantay. Open na natin ang floor for any questions about the issue na gusto nyong tanungin. Ang unang tanong ho, may nagsasabi dito, may plano ba ang grupo ninyong Citizens Crime Watch? Kasi lawyer kayo, pwede ba ang lawyer gumawa ng any legal action or file case to stop a congressional investigation or it's beyond the power of courts and ano? Wala po, Boss Wilson, eh, because the power of the legislature to conduct inquiries in aid of legislation is plenary. And ano ibig sabihin ng plenary? Sabihin, wala pong pwede makialam under the separation of powers. That power is squarely within the province and duty of the legislature. Although, merong expanded judicial power ang ating Korte Suprema, there are still some powers that are beyond judicial review. Example, the power of the president to grant pardons and commutations. Hindi pwedeng i-review yan ng court. Yes, hindi pwedeng i-review yan ng court. May tanong naman. May sinabi kayo kanina sa opening statement nyo na parang may procedural error yata ang Kongreso na bakit sa committee ng franchise ang investigation hindi dun sa public information. Pwede bang as a lawyer kayo, hindi kasi kami abogado, marami kayong alam sa legal terms and procedures, pwede bang questionin ng lawyer like you or NGO ng Citizens Crime Watch yun,
bakit doon linagay sa franchise committee ang investigation? Parang lumalabas sa ibang tao, parang blackmail ang dating, hindi siya search for the truth or so-called disinformation. What is your view as a lawyer? Mayroon bang paraan? Hindi po eh, kasi discretion yan ang ano eh, noong kung sinong committee, sino saan committee i-refer. Kahit na mali ang paglagay tama, sa committee. Walang tama, actually, in fairness, at yes. Ito na sinasabing mali, ano, procedural error. Walang tama, walang mali dyan eh, discretion nila. Ngunit, yes. Nakikita naman natin kung bakit sa Committee on Franchise, hindi sa Committee on Public Information. Pananakot dyan, that is a, ano, ang tawag dyan eh, gunboat diplomacy. That is a non-so-subtle warning to SMNI na pagka hindi kayo tumigil mag-criticize ang speaker, yes. Ay kakansilahin ang prangkisa ninyo. Yun yun! Oh, ano pa bang ibig sabihin nun? Ngayon, ang only safeguard there, Boss Wilson, yes. Yes. A robust na opposition. Kaso nyo, kino-op yes. Na yung opposition doon, yung usual noisy minority, ha? Eh, sumisip-sip na sa speaker. Ah, wala na. Members, nagbibigay pa ng painting nga, di ba? Hmm. Ah, oo. So yung opposition sa Kongreso, pinupost ka nila yung ibang partido. Gusto nila, isang partido na lang yung nasa, nasa lower house. O, yun ang problema. Pag naging monolithic yung isang chamber, ay wala nang pipiyok dyan. Sa napanood niyong video, mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga salobin, mga kabayan. Siyempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!